Hallelujah! Wow, may napakabigay na! Excited nga! Praise God! Hindi ba ako nakaka-exhort? May napakabigay na. Praise God! Ang ganda natin sa amin kasi tinuruan tayo ng ating Panginoon. Ano ba yun? Karapat dapat na way para i-humble natin yung sarili natin. Paano tayo mag-seek ng face ni Lord? Paano tayo mag-pray? Paano tayo mag-turn away from our wicked ways? Amen? Ngayon naman, tuturuan naman tayo ng Lord paano ang karapat dapat na pagbibigay. Amen? Amen! Kuya Alden, hallelujah. Ngayon, dinala ko ni Lord dito sa verse na ito. Hallelujah! Dito sa Mark 12, verse 17. Sabi dito, Jesus said to them, pay to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Amen. Hallelujah. And they were greatly amazed at him. Actually, bago sabihin ni Jesus yan, may confrontation na ginawa ng mga Pharisees sa kanya at Herodians. Tinanong nila si Jesus kung karapat dapat bang magbigay ng tax ang mga Jews. Kasi kapag sinagot ni Jesus na yes, in trouble siya. Pag sinagot ni Jesus na no, in trouble pa rin siya. Akala ni Jesus, mag-iisa man siya, pero hindi. Mas matalino si Jesus. Talagang yung wisdom ni Jesus na nagagaling sa Panginoon, eto ang kanyang sinado. Give to Caesar what are the things that are for Caesar, and give to God what are the things that are belong to God. Amen? Amen. So, ang dumating po sa akin, habang minimeditate ko yan, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng bagong revelation about this. Tapos, ang isang word lang, ang tinuro ko ni Lord dito, yung word na discipline. Amen? Kasi sa panahon natin ngayon, hallelujah, parang ang hirap ba kumita, ganun, kasi dahil nga may pandemic, parang ang hirap ng budget, parang ang hirap-hirap ng pagbabalik, pag-replay, parang mahirap. Pero ang dumating sa akin na ginagalan ni Lord about this verse is discipline. Maging disiplinado ka lang. Amen? Katulad dyan, di ba, may mga buwis tayong pinabayaran. Amen? Maging disiplinado ka rin dyan sa pagbabayad natin ng buwis. Katulad ngayon, dito sa bansa natin, Saudi Arabia, kung saan tayo nakatira ngayon, may levy. So, sinasama dapat talaga natin yan sa ating breakdown. Tapos, meron din tayong VAT, di ba? Baka hindi tayo mahirapang mag-budget, kailangan talaga may disiplina tayo. Amen po ba kayo? Discipline. At sa akin, in my personal na pag-disiplina ko sa finances ko, meron akong best friend. Ito, yung best friend. Maliit lang na notebook. Actually, lahat ng mga pupuntahan, breakdown ng aking sweldo at sweldo namin yung nakalista dito. At saka, nakadate na siya hanggang 2022. Alam ka, alam ni ko na next year. Tama na! January 2022. Naka-breakdown na po siya. Ganon po kami kadisiplina when it comes to our finances. Tapos, number one talaga na nasa listahan natin is our tithes and offering, which is belongs to God. Give God what is belongs to God. Diba? Kung nagbibili tayo ng buwis natin, tax natin, levy natin, para sa government, that is for the government, yan yung in-example yan, pay to Caesar what is belong to Caesar. Number one pa na nakalista sa atin is for the kingdom of God. Hallelujah. And, hallelujah, whatever, kasi nila nga
po natin tanandaan na lahat ng pinapangilig natin, lahat ng sinesuwento natin, lahat ng kinikita natin kahit mapabusiness man yan, kahit galing yan sa overtime, kahit galing yan sa love gear, kahit galing yan sa hadiya, it all belongs to God. Amen. So, tinatulo ako, kahit yung mga overtime, nililis ako po siya. Kasi kapag hindi ko po siya iliska, makakalimutan ko. Kaya alam niyo mga kapatid, dahil kinoconsider ko na whatever I receive belongs to God. Whatever I receive, kahit na yung only reject, I take the ten from it. Yes, God. Kahit na nung panahon na ito, may testify na naman ako. God reminded me na every time na pagkatayunin ako ni Lord dito, may bago talaga akong testimony. Nung time na 41st yung sa whole region, hallelujah, may dalawang estudyante pong lumapit sa akin sa hospital. Sabi nila sa akin, can you assist us? Sabi nga ganun. And we will pay you. Consider it as an overtime. Sa isip ko, overtime yun eh. Ayaw ko umuwi na late. So noong una, tinanggihan ko pa siya. Pero sabi niya, thank you pa sa overtime. Sabi niya. Tapos, okay, I will thank you pa sa overtime, but so nung araw na yun, binigyan niya ako ng medyo malaki-laki na yun. Yun yung amount na natanggap ko pinakamalaki. Miss Brent! Tapos, simula nun, akala ko, okay na kasi sabi ko sa kanya, pwede ka naman lagi nagtatrabaho sa akin, I will just take it as an hadiya, pero nasundan pa yun. Remember every other day kami nag-work noon kasi nga pandemic. So inaalam niya kung kailan ako nag-work. Kung sa araw na iyon, papasok din siya para ma-assist ko siya. So ang kinalabusan, nagkaroon ako ng sideline na hindi halata. Kasi, pero na yung lumapit, tatanggihan ko pa ba? So yun yung tinatawag po natin ano, blessing that kasi hindi mo naman siya hinapon kundi yung blessing ang nag-promise kayo. So nangyari mo nung time na 40% pa lang ang sweldo ni Jen. So Lord, sabi ko ang amazing mo talaga kasi nabawasan lang kami, may pumalik na ba every time that I work with them. Yun lang yung time na yun, 3 months lang na nangyari yun. So I take it out yung aking kinita doon and I give it to the Lord. So sabi ko, Lord, galing to sa'yo, this is one way of how you bless us. So I will still give it all back to you. So praise God, no? Reminder lang sa mga mayroon business, don't forget to give your tithes from him. Amen? Sa mga magiging business natin, kasi lahat na yan galing sa Lord. Amen? Katandaan nyo lang yun. Kahit mga overtime nyo, lahat na yan galing sa Lord. Amen. Kaya, give God what is belongs to you. Oh,
inyong mga life group leader para madala po dito sa bahay-sambahan ng inyong mga kaloob at ikaw po. Let us pray. Salamat Panginoon sa araw na ito at tinuturuan mo kami. Patuloy na tinuturuan tayo ang kapag-dapat at dapat bang pagbibigay sa iyo, Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat ng mga generous hearts ng selfless one, Lord God. Patuloy na nagbibigay para sa advancement ng iyong kingdom. This is how you teach us, Lord God, paano kami magkaroon ng discipline sa aming finances. We believe na as we give our tithe to you, papatalain mo yung 90% na iniwan sa aming mga wallet. Salamat Panginoon, patuloy mong pinagpapala ang aming mga kumpanya pinagpapahuan. Thank you for blessing the work of our hands. Tunay na Panginoon para sa mga obedient mong anak, Lord God. Glory, honor,